someone. My God, how cheap. And really, we don't have to explain ourselves to you. Kung tatanggapin niyo yung offer namin, oh my God, you'll be set for life. Hindi na kayo mamroblema sa pera and si Lolo. Hindi niyo na kailangan magtrabaho. Magkadolo, sabihan niyo naman yung apo niyo, please. Pa? Negosyo ito ni Magda. At meron siyang sariling utak. At siya lamang ang magdidesisyon sa negosyo niya. Look. One, two, three, four, five. 5 million pesos. Take it or leave it. Ma, we will leave it po. At please lang, leave na din po kayo. Alam niyo, gusto niyo lang isipin namin na mga simpleng taga-baryo lang kayo at masaya kayo dito. Masaya kayo dito sa banal. Sige po, pero mga tuso rin kayo dahil gusto niyo na itaas namin ang offer namin. Right? Hmm? Sige po, ma'am. Isipin niyo po kung ano yung gusto niyo isipin. Gusto lang namin naman tulungan kayo. Pinapahaba niyo pa yung usapan. Come on, let's go. Ma'am, hindi po namin kailangan ng tulong ninyo. Kayo po yung lumapit sa amin. Kung tutuusin, hindi naman po namin kailangan ipaliwanag yung mga sarili namin. Napakahalag ng bituka ninyo. Talagang pinakulong niyo si Lolo Dado para naibenta kong sabon ko sa inyo? Gagamitin niyo talaga yung Lolo ko? Hindi lalago ang Royal Wellness kung wala akong isang salita. Sinabi ko naman ninyo magbabayad kayo. Kaya ito naniningil lang. Wala po kayong demanda. Dahil wala po akong kasalanan sa nangyari sa asawa niyo. Anong walang kasalanan? Winasak mo yung mukha ko. Ma'am, kinagat po kayo ng bubuyog dahil napakapasaway ninyo. Isa pa, ang tihis namin lang po ang katapat niyan. Hindi ang kabuhayan namin. Hindi ang negosyo namin. But who's gonna pay for my emotional and my psychological distress? Ha? Hindi mo ba alam na na-trauma din ako? To have a face so ugly. To look like you. To look like a freak. Tigilan niyo na po yung pagdadrama, hindi naman po nakakaiyak. Wala po kayong kaso. May mga handang tumistigo para sa akin. Alam mo kung wala namang konkretong ebidensya yung mga sinasabi mong testigo. Wala rin saysay ang sasabihin nila. Nabubulok sa kulungan ng matagal na panahon ng lola mo. Nagugustuhan mo ba yan, Magda? Sobrang sama ninyo. Alam ko ginagawa niyo ito para ipitin kami ng lolo ko. Sige, ipakulong niyo ako kung gusto niyo tatanggapin ko yon. Pero ang gamitin ng lolo ko, ang pahirapan siya ng ganito, yun ang hindi ko matatanggap. At lalong hindi ko matatanggap na manalo kayo. Ay mamatay kayo sa inggit, maglaway kayo. Mas gugustuhin ko pang ibenta ang sabon ko kaysa mapunta sa inyo. Marunong din po ako maipit. Get your filthy hands off me! How dare you! Kayo ba ang lumaso ng mga tanim namin sa banal? Talagang nagpunta ka dito para pagbintang kami? Wala kaming ginagawang kasalanan. Hindi rin ako takot na may makakita sa akin dahil wala kaming ginagawang masama. Paano niyo nagagawang sila ng kabuhayan ng mga tao? Alam kong kaaway ang tingin sa amin ni Lolo, pero bakit niyo dinadama yung ibang tao? Wow! You're so delusional, no? Mga narsiso kami, we don't stoop down to your level. Sino ka ba, ha? You're a nobody. Kayo ang unang lumapit sa amin. Akala niyo matatakasan niyo to? Isang pruweba lang katapat ninyo at sa wakas, may nakuha kami laban sa inyo. You're bluffing. At pag napatunayan namin na kayo may gawa nito, mananagot kayo. Alam mo, instead na nagsasayang ka ng oras dito sa amin, why don't you look after your lolo? Baka kung ano mangyari sa kanya eh. Sige pa. Baka walang yan nyo talaga. Huwag niyong gagalawin ang lolo ko. Sige, insultuhin niyo na ako, pagbantaan niyo na ako, saktan niyo na ako kung gusto niyo. Huwag niyo lang gagalawin ang lolo ko! Taka! Guard, oh! Basura, oh! Itapon niyan sa labas! Itawan niyo ako. Oh, totoo yung sinabi ni Lena. Sabi mo sa akin, yung panliligaw mo kay Magda was fake! Na ginawa mo lang yun kasi may kailangan ka sa kanya. Tapos sabihin lang na buntis mo siya? Ibig sabihin may nangyari sa inyo, ganun ba? Wait, 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 Rachel! Huwag dito! Rachel, listen to me. It's my fault. Kinumbinsi ko si Miguel na huwag munang ipaalam sa'yo ang nangyari sa kanila.
So alam mo yung tungkol dito. Hindi naman totoo yung relasyon nila. At siya yung pagbubuntis, that wasn't supposed to happen. Sinamantala lang ng babaeng yan yung pagkalasing ni Miguel, kaya may nangyari sa kanila. Excuse me, ako ang pinagsamantalahan. Nilasing ako nung gabing yon. Hindi ko nga alam ang ginagawa ko eh. Ah, excuse yan ng mga makakating babae. Paano mo alam? From experience? Naging tanga ka na rin ba nung kabataan mo, Madam Vanessa? Enough! Get out! No! No! Let her stay. Para mapag-usapan natin lahat ng dapat pag-usapan. Anong nangyari sa bata? Nalaglag. Pinatay. Ano? Huwag ka nga magdrama dyan. Nakunan yung bata sa kulungan. Kung merong pumatay sa bata, ikaw yon dahil pabaya ka. Rachel, wala namang issue dito. Baliwala yan kay Miguel. At yung walang baby? Ibig sabihin nun, walang sabi. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Anak ako ni Helen Mendoza. Naalala mo siya? At kung paano mo siya kinulong sa botega na puno ng lason? Ikaw ang dahilan kaya nagkaroon ng diferensya mukha ko. Kasalanan mo to, Vanessa! Excuse me? Have you gone completely insane? Masasugod ka dito? At pagbibintangan mo ako na kung ano-ano? Siya ang nanay ko. Si Helen Mendoza. Naalala mo na? May nagkulong sa kanya sa bodega na puno ng lason. So, anong kinalaman ko doon? May nakakita sa'yo nung araw na yon. Ikaw ang huling kausap ng nanay ko, pinapagalitan mo siya. Bakit? Anong ginawa sa'yo ng nanay ko para magalit ka? Para ikulong siya sa bodega na puno ng kemikal? Enough. Umalis ka na. No. I'm really amazed at napakalakas ng loob mo, Lena. O talagang stupida ka lang. O baka naman gusto mong bumalik sa kulungan. Because I can do that for you. I can sue you for slander. I can sue you for attempted murder. Really? Anong proof mo? I don't even know that woman. Huwag ka na magpanggap na hindi mo siya naalala. Dahil kitang-kita ko sa mga mata mo. Nakilala mo siya at alam mo kung ano nangyari. Ikaw ang dahilan kaya nagkaroon ng diferensya mukha ko dahil sa lason ng nalanghap niya. Kasalanan mo to. Dahil pinagbubuntis niya ako nung kinulong mo siya sa bodega na yon. Tama na yan. Kung hindi ka aalis dito, ipapakalagkad kita palabas. Kung inaakala mo na nakalusot ka na sa ginawa mo sa nanay ko, maghanda ka na. Dahil lahat ng kasalanan mo, dahil lahat ng ginawa mo, huhukayin ko isa-isa. Pananagutin kita. Kayo ng buong pamilya mo. Hoy! Bae ka? Sumusobra ka na, ha? Sinisira mo ang pamilya ko. At talagang sinadya mo pa ako dito para sabihin yan? Di ba dapat sa sarili mo yan sinasabi? Dahil ikaw mismo at ang kasinungalingan ninyong mag-asawa ang sumisira sa pamilya ninyo. Hindi ka na nakontento sa panluloko sa anak ko? Trinabaho mo pa talaga si Adrian para talikuran kami at piliin ka at ginagamit mo pa yung batang dinadala mo. Napakasama mo talaga! Mas masama kayo dahil pamilya kayo ng mamamatay tao. How dare you! Yung dila mo ang sama ng tabas, ha? Pero wala na masasama pa sa inyo. Kung nasasaktan kayo sa nangyayari kay Adrian ngayon, dapat lang ramdamin nyo. Desperada ka talaga. Gagawin mo talaga ang lahat para masira ang pamilya ko? Pwes, hindi ko hahayaan na magtagumpay ka sa mga plano mo. Tandaan mo yan! At paano mo naman gagawin yun? Kung paniwalang paniwala si Adrian sa lahat ng sinasabi ko sa kanya. Maghintay-hintay ka lang. Panoorin niyo kung paano sirain ni Adrian mag-isa ang sarili niya. Magdusa kayong mag-asawa. Sige! Umalis ka na, bago pa kita ipadampot. At huwag na huwag ka nang babalik dito dahil hindi ka welcome sa opisina namin. Alis! Hindi ka rin makaintindi, no? Di ba sabi ko hindi ka welcome dito? Ano na naman? Kapal talaga ng mukha. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang pamilya ko. Bago mo magawa yun, papatayin muna kita. Subukan mo. Pero, sigurado ka na ba dyan? Konting warning lang, ah. May instructions ako sa abogado ko na pag namatay ako, isisiwalat niya ang laman nito. Sa tingin mo, matatakot ako sa isang envelope. Dapat ka matakot.
Dahil laman nito ang ebidensya ng sikreto mo, Vanessa. Lena, wala akong sikreto. Are you sure? Kung ganun, huwag na tala natin ito yung napagkamatay ko. Ngayon pa lang, isisiwalat ko na sa lahat ng tao na anak ni Conrad, si Adrian. Grabe naman, Vanessa. Mahigit 20 taon mong pinaniwala si Lucas na anak niya si Adrian. At sigurado ako na kapag lumabas to, mauuna kang patay ni Lucas. Ano na naman yan? Nag-iimbento ka na naman ng kwento? Style mo, bulok. Umaarte ka na naman eh. Nagsasabi ako ng totoo at alam mo yan. Laman nito ang ebidensya ng sikreto mo. You're bluffing. You have nothing on me. Hinaman mo ako? Okay. E di ngayon pa lang, ipapadala ko na ito sa asawa mo. Listen to me, you pathetic lowlife. Huwag mo akong sasagarin. Hindi mo alam ano ang kaya kong gawin. Pero ikaw, hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Tigilan mo ang panggugulo sa pamilya ko. Tigilan mo na ang panggugulo kay Adrian, kay Miguel, kay Rachel. Vanessa, wala ka sa lugar para pagbantaan ako. Dapat nga, maging mabait ka sa akin eh. Dahil pag nabuwisit ako... Ano ba nasa loob? Ano ba yung ebidensya? Huwag kang masyado excited. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Pero sa ngayon, chupi! Kailan